Ciao Raga! Musta Raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, kahapon yung in-upload natin na video, meron tayo doon na iwan na hanging question. Kaya sa vlog na aray, sasagutin natin kung totoo ka nga na merong extension ng another 2 months itong bonus 200 euros. Ibig sabihin yan ay merong 200 euros na bonus ngayong July and then meron din na 200 euros para sa August and another 200 euros ulit sa buwan naman ng September. Ipapakita din natin mamaya ang mga winners dito sa weekly at saka sa monthly draw ng Loteria del Scontrini para sa July 14, 2022. Ikaw Garaga o baka naman may kakilala ka na nag-process ng Sanatoria 2020 para na sa ganun ay magkaroon ng permesso de soggiorno pero hanggang ngayon ay wala pa rin resulta. May good news ako sa iyo Raga dahil finally ay pwede ka nang magkaroon ng permesso de soggiorno subito. Meron ka lang isang bagay na dapat na gawin. Lahat ng detalye niya na Raga, doon po na sigla, partiamo. Raga, first time mo gadini sa akin channel. Alora, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay returning viewer na, dati ka ng solid Raga, salamat sa patuloy mong pagsuporta. Ikaw ga ay mag-aayos ng dokumento. Mag-a-apply ka ng bonus. Kailangan mo ng information na maaaring makakatulong sa iyo. Asya, tamang-tama sa iyo ang channel na Are. Para sa ngayon, ikaw ay makapag-adapt at saka ikaw ay makapag-integrate ng mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gawin? Mag-subscribe ka lang sa aking channel, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para wala kang mamimiss sa mga videos. Ganun din, like and follow yung aking Facebook page, Chad Will Guide, para lagi kang magiging updated. Okay Raga, umpisahan na natin. Unahin na natin itong tungkol sa bonus 200 euros. Malinaw ang intensyon ni Italian Prime Minister Mario Draghi na ang ating stipendyo ay madagdagan. Tatlong steps kasi ang plano niya. Una na dyan ay yung Rinnovi Contrattuali, yung implementation ng minimum salary at saka yung tinatawag nila na taglio del cuneo fiscale. Isang tulong na ang naibigay ng gobyerno para sa mga mamamayan dito sa Italia, yun yung bonus 200 euros na ibibigay nila ngayon. Katunayan, yung mga pensionati nakatanggap na sila ng kanilang 200 euros. Yung iba naman na mga laboratory domestici, nag-apply na sila, na-accolta na yung iba at meron ng date ng payment sila. Matatanggap na nila yung 200 euros nila. Yung iba naman na nag-apply, naghihintay pa na resulta at saka yung iba pang mga work categories, naghihintay pa kung kailan darating yung kanilang bonus 200 euros. In reality, ang 200 euros na yan ay malaking tulong din pero tanggapin natin sa katotohanan na yan ay kulang pa din. Kaya marami ang nagtutulak, marami ang nagsusulong na ang 200 euros na to ay dapat matanggap monthly pero yan ay maulap na mangyari. Kaya ang hinihirit nila ngayon ay additional na 2 months na kung saan ay makakatanggap ka pa ng another na 200 euros. 200 euros para sa buwan ng August, 200 euros ulit para naman sa buwan ng September. Pero ang tanong, posible ga na mangyari yan? Ang budget para dito sa ongoing na 200 euros, yung pinamimigay nila ngayon ay 6.3 billion euros. Kaya kung halimbawa na gusto nila o ipapatupad nila yung additional na 2 buwan pa, dopyo na budget ang kailangan pa. Approximately 13 billion euros pa ang kailangan. Sino ga nagre-request ng proroga nitong bonus 200 euros? Ang mga sindakati ang kumikilos para sa extension niyan. Actually, marami pa nga silang mga request. Meron pa silang ibang mga hinihiling na dapat ay patuloy na ipababa pa yung presyo ng karburante at saka palawakin pa yung mga beneficiaries para dito sa bonus buleta. Eh ano naman ang reaction ng gobyerno dito sa mga nagre-request na i-extend ang bonus 200 euros? Hindi naman outright sinabi nila na no. Hindi rin nila sinabi na hindi pwede. Marami kasi na mga nagsasuggest na yung 13 billion euros na kulang ay doon kuhanin sa mga additional na tax revenues at saka doon sa pondo na natitipid nila doon sa Asenyo Unico. Marami kasi ang nag-iisip na dahil dito sa implementation ng Asenyo Unico ay mas malaki ang natatanggap. Pero in reality, yan ay malaki rin ang natitipid ng gobyerno. Despite na maaari na may pagkuhanan ng pondo, hindi pa rin na posible at hindi pa rin sigurado na yan ay mangyayari nga na mapoproroga yung bonus 200 euros. Ang sabi ng mga eksperto, ang malamang na matuloy ay yung bonus 75 euros na kung saan ay maaari yan na mag-take effect
dito sa last quarter ng 2022. Yan yung Taglio del Cuneo Fiscale na na-discuss na natin, na ipaliwanag na natin sa vlog na are. Kaya ngayon Raga ay abang-abang muna tayo at sana ay matuloyan kasi sayang din yung additional na tulong na matatanggap natin at hayaan mo babalitan kita Raga pagka meron na ulit na update. Ngayon naman Raga ay i-share ko lang sa iyo are. Gaya na sabi natin, ang sulat na are ay tungkol sa bonus gas condominiale. Kahapon dinala namin yan sa posta kaya nakakubra ng 106 euros na rimborso. Ikaw Garaga, ikaw gay nakatanggap din ng sulat na iyan, nakapunta ka na ng posta, magkano gang iyong nakuhang rimborso. Ngayon naman ay isunod na natin yung tungkol dito sa Sanatoria 2020. Pero gusto ko muna magpasalamat dahil marami pa rin mga Raga ang patuloy na sumusuporta sa akin at nagregalo sa akin ng super thanks. Super salamat sa iyo Raga Malu, malaking tulong sa akin ang regalo mo. Ganun din kay Raga Mitch. Dahil patuloy at binigyan ulit ako ng another na super thanks. Ikaw din Raga, baka sakali gusto mo rin akong tulungan, regaluhan, padalhan mo din ako ng super thanks. Madali lang naman yan, i-click mo lang si super thanks icon para maipadala mo yan sa akin. Maraming salamat sa iyo Raga. Ang sanatoria o amnesty o yung tinatawag nila na emersione del lavoro irregolare ay isang proseso ng Italian state na kung saan ay nagbibigay yan ng daan para doon sa mga undocumented na non-EU foreign citizens, kasama na dyan yung mga Pilipino na nandito na sa Italia na magkaroon sila ng tsansa na magkaroon ng permesso di soggiorno. Noong nakalipas na summer ng 2020 ay naglabas ng isang dekreto para dito sa application ng mga sanatoria para na sa ganun yung mga undocumented dito ng mga foreign nationals magkaroon sila ng permesso di soggiorno. Fast forward ngayon, 2022, sandamakmak pa rin, sangkaterba pa rin, marami pa rin ang mga nag-apply na hanggang ngayon ay wala pa rin resulta. Meron na ding ilan na nabigyan na ng permesso di soggiorno. Yung iba naman, kalahati na dun sa pagpuproseso nila. Yung iba naman, naghihintay na ng release ng kanilang permesso di soggiorno. Pero marami pa rin na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang status at wala pa rin resulta ng kanilang application para sa Sanatoria 2020. Ang masaklap pa niyan, si Prefetura niha-niho wala. Pero ngayon ay merong importanteng update, merong good news regarding dito sa Sanatoria 2020. Meron kasing recent ruling na nilabas si Consiglio di Stato. Yan yung ruling number 3578 of May 9, 2022 na kung saan ay nakasaad dyan, finally, na-establish na na dapat ay mayroong maximum period na kung saan ay dapat na ma-process yung sanatoria. Kailangan dapat within 180 days lang ay matatapos na mapa-finalize na yung application para sa Sanatoria 2020. Tama Raga ang iyong narinig, dapat within 180 days from the date na nag-file ka ng iyong application, ma-process na nila yung iyong application para sa Sanatoria 2020. Dapat ay malaman na dyan sa period na iyan kung yung application mo ba ay marireject o kaya naman ay mabibigyan ka ng permesso di soggiorno. Obviously, kung ikaw ay nag-file noong 2020 at hanggang ngayon ay wala pa rin yung resulta, aba, ayan ay lampas-lampas na doon sa 180 days na maximum period. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, linawin muna natin sino ga, ano ga ang function ng Consiglio di Stato. Ano ga ang authority nila? As per Wikipedia, the Consiglio di Stato is a legal, administrative, consultative body that ensures the legality of public administration in Italy. Salamat sa ruling na are ng Consiglio di Stato. Posible na matapos na yung paghihintay mo at finally magkaroon ka na rin ng permesso di soggiorno. So ano ngayon ang mangyayari dahil sa ruling na yan at paano yan makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng permesso di soggiorno subito? Para magkaroon ka subito ng permesso di soggiorno, kailangan mong obligahin si Prefetura na asikasuhin na at tapusin na yung processing ng iyong sanatoria. Dahil nga nang sobra-sobrang lampas na sa 180 days ang iyong application. E paano mo yan gagawin? Pupunta ka ba doon sa prefetura para sabihin yan? Hindi ganun Raga ha. Kailangan mo ng assistance ng isang immigration lawyer. Dahil para maobliga mo si prefetura na asikasuhin yung iyong application, kailangan mo mag-file ng apila doon sa TAR, yung Tribunale Administrativo Regionale, at isang avokato immigrasyon nila ang pwedeng gumawa niyan. Kaya Raga, maigay na kausapin mo ang iyong datore, yung iyong amo na tumutulong sa iyo para ikaw ay magkaroon ng sojourno. Punta ka din, kausapin mo din yung patronato o sakali na pumunta ka sa kanila at ikaw ay nagpa-assist sa kanila, humingi ka ng tulong sa kanila sa pagpa-file nitong sanatoria. FYI lang, mayroon kang babayaran na 300 euros para doon sa contributo unificato. Para sa ganun ay makapag-file ka ng apila
makapag-file ka ng rekurso sa TAR. Hindi lang yan ang iyong magiging gastos dahil syempre kukuha ka ng abogado, babayaran mo rin sila kasi meron silang professional fee. Posible din na mag-request ka ng compensation for damages dahil sa na-delay yung pag-apply mo, matagal ka naghintay, at saka pwede ka rin na humingi ng reimburso para doon sa mga magagastos mo para dito sa pagpa-file ng rekurso sa TAR. O Raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang information sa vlog na Are. Baka may kakilala ka na sa palagay mo ay matutulungan din ng information na to, sana ay ishare mo ito sa kanila. Last na Raga, aray yung mga Codice Vincenti ng mga masuswerteng nanalo sa monthly draw today, July 14, 2022. 10 winners yan na 100,000 euros each. Ari naman ang para sa weekly draw. Today din yan, July 14, 2022. 15 winners naman na 25,000 euros each. Kaya Raga, baka wala ka pa ako di si Lotteria, panoorin mo ang vlog na Are para makasali ka. Malay mo, next time, ikaw na ang mananalo. Salamat Raga sa patuloy mong panonood bago ka mag-next video. Halimbawa, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, sana ay mag-subscribe ka na, i-hit mo na rin yung bell, huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at i-share din sa iba ang aking YouTube channel. Like and follow din yung aking Facebook page, Shad Will Guide. Kahit doon Raga, pwede mo ko suportahan, pwede ka na rin mag-subscribe. Questo e tutto. Once again, this is Shad and always remember, Shad Will Guide. That's Raga, alla prossima!